Today guys, sayo sa video natin yan ay tatalakayin natin yung Milo experience natin na naganap noong Sunday sa seaside sa Mall of Asia. So, di ba, lumaro tayo doon ng 42K. So, dahil since wala naman akong video ng actual na event, dahil mas pinili ko na mag-focus doon sa run. So, i-ano na lang natin, i-dissect na lang natin kung ano yung nangyari sa race ko nung araw na yon. So, siguro yung basa inyo, familiar naman doon sa mga issue na naganap doon sa araw ng race day or usap-usapan yon. Pero syempre, hindi natin tatalakayin yun dito. Dahil never naman tayo nagtalakay ng mga issue at mga kung ano-ano mga chika dito sa channel natin. So, focus tayo sa marathon experience si Dico J. So, syempre, dahil nga, experience is the best teacher, tatandaan nyo yan palagi. So, dito naman sa channel, lahat ng dinidiscuss ko, lahat ng tinuturo ko sa inyo is all about my experience. Kung ano yung naranasan ko, kung paano yung nangyari sa akin ng mga panahon na yan. So, alam nyo naman na yun pa rin yung pinaka-best na may share ko sa inyo, yung experience natin. So, ano ba yung unang-unang nag-experience ko sa Milo? So, actually, itong Milo, ito talaga isa sa mga pinaka-prestigious na race para sa akin. So, bakit ako naging runner? Dahil dito sa Milo. So, kailangan natin balikan muna ng mabilis na mabilis lang para sa inyo. So, 2019, di pa ako runner noon. So, habi ko sa inyo, mulat sa pole ng pagkabata hanggang nung time na yon, 33 years old, never ako nag-jogging or na-expose sa running. So, nung time na yon, inayala ako mag-jog dun sa, yun, hanggang ngayon, dun pa rin ako tumatakbo. So, hindi ako nakakabuo ng mga 1 kilometer noon, so unti-unti lang. And then, alam ko yung 2019, siguro around mga February yun. Tapos na-meet ko yung isang, yun, eventually yun yung naging mentor ko sa running, si Peter. Si parang Peter Balangkit. Isa yun sa mga legit na mamaw dito sa lugar namin. Na-meet ko siya, tapos ang unang tanong niya sa akin, parang saan ka tumatakbo sa Manila? Yun ang tanong niya sa akin. Although, noong time na yun, sabi ko po sa inyo, never pa ako nakapag-punrun, kahit 5K or 3K na punrun. So, sabi ko, hindi pare, hindi pa ako lumalaro. At ano, wala nga ako alam doon dahil jag-jag lang talaga ako dito. So, sabi niya sa akin, targetin natin na mag-qualify ka sa Milo. Biro mo yun? As in newbie ka, tapos yun yung sasabihin niya sa'yo agad, targeted na mag-qualify. And ang time na yun, ang qualifying ko is 1 hour, 40 minutes. Tapos ilang buwan lang yun, July ang Milo natin, pangkaraniwan ng time na yun. Sabi pa niya sa akin, yung Milo, yun yung batayan ng mga tunay na runner. Talaga daw dapat yung mga runner, pinapangarap na minsan sa buhay nila is makapag-qualify ka man lang, at least makalaro ka sa finals ng Milo. So yun, natanim sa isip ko yun, na balang araw kailangan kong makatakbo sa Milo Finals. So yun, after nung ilang months, nagkaroon muna kami ng tune-up dun sa Kabalen Half Marathon. So yun yung unang 21K ko after mga ilang months ng training. So para malaman kung gaano ko maaaring makuha yung 21K nung time na yun. So yun nga pala, magkakaroon ulit ng Kabalen sa June. So iniimbitahan ko kayo dahil magpe-pacer ako dun. Dumating yung Kabalen sa Clark. And then, anong naging oras ko ng time na yun is 1 hour 52. So, ang laki pa nung kailangan ko ipag-training sa 1 hour 40 dapat dahil open category ako, 33 years old ako nung time na yun. So, ilang minutes pa yun? 52. So, 40, 12 minutes pa yung kailangan kong ibilis para dun sa mag-qualify sa Milo. So, yun, dumating na yung Milo. So, ito yun. Ito yung medal natin sa Milo nung time na yun. 2019. Ito yung huling qualifying bago mag-pandemic. So, yun niya, noong time na yun, so, tumakbo tayo, binigay natin yung best natin, kahit baguhan tayo. Noong time na yun, wala pa akong GPS watch, so wala pa akong alam doon kung paano mako-compute, kung gano'n yung pacing ko, basta takbo lang, pusong-puso lang talaga noong time na yun. So, yun, tanda-tanda ko hanggang ngayon, sa panahon na yun, na doon sa Mall of Asia grounds, dahil medyo maliwanag na, noong time na yun, magpipinish ako. So, kitang-kita ko yung oras. 1 hour, 40 minutes dun sa orasan sa arko. Tumatakbo kami, mahaba yung rekta nung time na yun bago ako mag-finish line. So, kitang-kita ko na unti-unti tumungtong siya sa 1 hour, 41 minutes. So, sobrang sakit nun. Dahil mo, kasi nas... yun. Sobrang sakit talaga nun. Hanggang ngayon, naaalala ko pa rin yun. Na dahil dun sa isang minuto, actually pwede ka naman lumampas ng 1 hour 40 minutes 59 seconds, pero huwag kang tutungtong sa 41 minutes.
So, tumapos ako ng time na yon, overall ranking, around parang 55. Top finisher, pang 55 ako. So, kahit pang 55 ako na unang nakapinish, still hindi ako nag-qualify. So, pinangako ko sa sarili ko na balang araw makakapasok ako dyan. So, after ng ilang months, nag-training pa rin tayo, training. So, lumaro ako sa Clark CCM 21K. 2019 pa rin noong time noon. So, doon nakuha ko yon, 1 hour 36 minutes na lang ako. Sabi ko, next qualifying, next year, pasok na ako dyan sa Milo Finals. And then, eventually, 2020, nagka-pandemic. So, wala nangyari. Nahinto tayo lahat sa pagtakbo. So, noong 2023, di ba, nagkaroon na tayo ng Milo. So, hindi man siya qualifying, still, nagkaroon tayo ng race, di ba? Samoa pa rin sa Manila. So, ito yung ang nating medal noong time na yon. So, dun sa mga pamilya dito sa channel, so may video tayo nun, yung dito sa Milo 2023 na ginanap sa Mowa. So, dito, tumapos tayo nun pang labing isa. So, sabihin ko ba na heartbreak ulit? Pero syempre, hindi ko kasi inaasahin na nasa 11th position na ako nun. Tapos natalo tayo by just 11 seconds. Sana nakatop 10 tayo nung time na yun, pero syempre, hindi ko naman alam na nasa 11th position na pala ako. So, yun, medyo masakit pa rin dahil iba yung feeling na makaakit ka kahit sa top 10 ng Milo. Kahit sabihin natin wala naman price na pera yung 4th to 10th position, pero iba pa rin yung pakiramdam na mag-podium ka, na makatungtong ka sa stage ng Milo. So, sabi ko dito, nung last year, sabi ko, kailangan ko lalong pagbutihin. Kasi yun yung talaga yung goal ko, mag-qualify sa finals. And then yung next goal, siguro yun yan, makatungtong man lang sa podium ng Milo, kahit pang sampo. Ngayon taon, yun nga, dahil pinost na magkakaroon daw ng finals na. So masaya tayo dahil finally magkakaroon na tayo ng chance na makalaro sa finals. So ang finals ngayon ay gaganapin sa Cagayan de Oro sa December 1. So nung time na pinost to, na-open na yung registration, nakita ko may 42K. Sa Maynila. Lagi naman pong sa Maynila lang may 42K. So ito, ginagawa to may 42K para yung ibang mga runner na gustong makaranas mag 42K sa under ng Milo, kahit hindi ka mag-qualify, so at least naranasan mo na makapag 42K sa Milo kahit hindi yun yung finals. So talagang merong 42K sa Milo sa Manila. So dahil galing ako dun sa Ultra, dun sa, di ba, may video ako ng Pampanga to Bulacan noong February. So, di pa ako naka-register noon. Sabi ko, mukhang okay kung mag 42K ako dahil kumpiyansa naman ako sa sarili ko na kaya kong tumapos ng 42. Dahil, di ba, ang PR ko naman is 3 hours 25 sa 42K. Hindi ko naman inaasahan na magkaka-injury ako. Di ba, nagka-injury ako ng almost 1.5 months na talagang walang takbo na matino. Na alam nyo naman yon na unti-unti galing sa injury, awa ng Diyos nakabalik tayo. Nakita nyo naman, di ba? Unang race ko, lumaro ako 3K para lang makabalik yung dating yung confidence ko. At saka para matest din yung legs ko. So lumaro din ako ng 10K na hindi ko naman talaga forte ang 10K. Tapos before yung race, di ba, lumaro ako doon sa Apo Hop. So kung tuminish naman tayo ng descent doon, pang 5, 21K yun sa Pasay din. So yun yung mga ginawa nating adjustment, mga tune-up race para kahit paano, magkaroon lang talaga ako din ng confidence dahil coming from injury, ngayon ko lang naranasan na magka-injury na hindi ka makatakbo. Then, nakakatakbo ka nga, ang pacing ko noon, 9-8 per kilometer. So yun nga, hindi ako sanay ng ganun. So dumating na yung race day, yun nga, bumiyahe tayo ng, umalis tayo dito sa Bulacan kami, alas 9, nakarating kami doon ng 10:30. Awan ng Diyos, nakatapos naman tayo, ito yung nakuha nating medal, ito yung mismo yung finisher shirt na 42K. At yun nga, kaya medyo natagalan yung video natin dahil iniintay kong lumabas yung official result sa website ng Milo. Pero parang wala naman silang ilalabas agad na official result, kaya ginawa ko na rin yung video kasi masyado nang matagal. Wednesday na ngayon. So sabi ko, masyado nang delayed yung video ko para dito. So dito, tumapos tayo ng pang-labing tatlo. Sabi ko sa inyo, with 3 hours 23 minutes. So nakapag-PR pa naman po ako ng 2 minuto, kaya masaya. Masaya yung naging takbo ko ang araw ng Sunday. 3 hours 23 minutes kasi tanda ko yung oras nung 3 hours 22. And then sumampa pa ako sa 23 minutes. Tsaka yun nga, may record naman tayo dun sa relo natin. So konting kwento na lang dun sa race. Yun nga, nagsimula tayo ng
alauna. No, doon nakita natin ibang mga runner, ang dami, tas ang dami din mga elite. Nakakaraniwan sa mga kakilala ko na malalakas sa Manila, doon lalaro. Oh, yun. So ako, nag-maintain lang tayo ng pace. Ang target ko kasi dito, unang-una sa lahat, mag-break yung PR ko. So ngayon, nakuha ko ng 3 hours 23 within average of 4 minutes 41 seconds. So mas mabilis siya ng ilang segundo. Tsaka mas mahaba yung ruta ngayon. Pumasok ako sa 43 kilometers yung reading ng relo ko. At hindi lang naman po ako yung nakapag-reading ng 43. Karamihan sa nakikita ko kahit yung mga hindi ko kilala sa mga running group, talagang 43K yung nag-register din sa kanila. So talagang medyo mahaba yung route ng Milo. So hindi siya 42 point sa, may, at actually may butal yun. Pero para saan, sumarado na siya lang ng 43. So kwento ko lang sa inyo na target ko kasi talaga ay mag-pace ng 4:30 hanggang 4:40. Yun talaga yung target pace ko. Within that distance talaga yung pangarap ko na maging pacing. So nagawa ko naman, yung unang mga kilometers, yun niya, 4:27, meron tayong 4:34, 4:36. So, okay naman. Ang pinakamabagal ko naging pace dito ay 5:06. Tapos masaya ako share na yung last, yung 41 kilometers ko, naging pace ko pa doon is 4:34, 4:25, and then yung last kilometer ko, para isarado yung mismong full marathon is 4:07. Ramdam ko din naman nung huli na hindi pa ako last pag nung time na yun. Talaga nag-save lang tayo ng energy natin para sa last 3 kilometers. So naging average heart rate ko ay 161 beats per minute. Ang maximum, ibig sabihin, tumungtong ako doon is 173. So pag tinignan mo naman yung graph ng heart rate ko, talagang ganun lang. Kahit doon sa pacing, around 152, 160s, 165, mga ganun lang talaga siya. So, paano nakaka-apekto yung pag-maintain ng pacing? Ito kasi yung mga dapat natin tandaan. So, para hindi ka masunog, at least dapat familiar ka din sa pacing na ginagawa mo. Dapat sa training pa lang, ay pinapractice na natin yun. So, asahan nyo na hanggang ngayon kasi, sorry po ah, hanggang ngayon, nagsimula yung race, napakarami pa rin rumaratrat agad na hindi ko maintindihan ba't nila ginagawa yung sorry po. Iniisip ko, grabe, ganito na ba kalalakas sa mga Pilipino? Sa totoo lang po, nung nagbibilang ako sa mga U-turns sa una, parang nasa pan 25 ako. Parang ganun, na sobrang ang daming mas mabibili sa akin nung una. Tapos eventually po, isa-isa na lulusatan natin sila. Ayan, hanggang sa uli, may mga elite pa rin ako na nalusutan. Actually, sa babae, yung lampung champion ang hindi ko nabutan. Pero yung second, sa last 2 kilometers, alam ko nagkaroon siya ng issue si ma'am. Dahil, siguro sa sobrang sabi, sobrang init daw, no? Yun. Kaya bumagal yung, ano niya, yung pacing. Pero yun niya, hanggang sa uli, marami pa ako inabutan. Tapos ang naging gap sa akin nung 11 and 12, sila daw ay nasa 3 hours 22. So, alam ko walang isang minuto yung gap ng 11 and 12 position sa akin na lalaki. Kaya ako nalaman parang 13 ako kasi hiningi din naman yung pangalan ko nung nag-finish ako. So, yun dahil i-verify nila yun kung baka sakali na may ma-disqualify or baka sakali na pumasok ka pa sa top 10 dahil naka-timing chip to. So, hindi naman tayo umasa na makapasok tayo sa top 10 dahil alam ko yun. Ang naging gap namin ng top 10 is 3 hours 19 siya. So, nakita ko dun sa result. So, malaki yun, 4 na minuto. Medyo malaki yun, kulang 1 kilometro yun sa pacing. So, yun. Ano ba yung masasabi ko dun sa naging takbo ko? So, okay naman. Unang-una sa lahat, yung game plan ko na sa pacing nagawa ko. Yun nga yung 4:30 hanggang 4:40. Dun lang talaga lumalaro yung pacing ko. So, nagkaroon ako ng 5 per kilometer dahil 8 beses po kami umakyat ng flyover. Dalawa lang yung flyover dahil ilang loop yung ginawa namin, 2 loop. So, 8 times na umakyat ng flyover. So, hindi maiiwasan na medyo magbabagal ka, syempre, dun sa mga ahon. Sa tingin ko, yun pa rin yung pagkukulang ng iba, na masyado silang tumatakbo ng sobrang bilis na hindi naman nila kayang i-maintain yung pace sa dulo. So, maraming nasusunog dahil dun. Dahil unang-una sa lahat, siguro hindi naman lang na-practice yun. Or, yun nga, sabi na iba, mainit daw yung lugar, yung pinag-race sa Manila.
So, masasabi ko mainit. Siguro mainit nga, pero sorry po, pero hindi po ganong nainitan. Dahil sabi ko nga sa kanila, kung ikukumpara nyo lang kung ano yung init na pinagdadaanan ko sa araw-araw, mula alas 7 ng umaga hanggang alas 11 ng umaga, sa pagdadamo, pag-iipon ng pagkain para sa mga alaga akong hayop, na may nakasukmit ka pang scatter sa dibdib, sa balikat mo. Walang-wala po yun, yung init na pinagdadaanan ko sa araw-araw. kaya, sorry po, hindi ko pinagtatawanan yung mga nahirapan, pero mas mahirap po yung pinagdadaanan ko. Kaya ito, wala po yan. Kaya sabi ko, siguro naging factor lang sa akin talaga is dahil nga po tag-araw ngayon. Actually, hindi ko naman ito talaga sinashare dahil personal na buhay ito, labas ito sa pagiging runner ko. Pero talagang kulang po ako sa practice. Kulang ako sa ensayo ngayon dahil kailangan ako sakripisyo. Dahil nga, syempre priority natin yung mga, yun nga, yung kahit paano yun yung ikabubuhay natin. So, kulang talaga ako sa practice. So, sa umaga, hindi po talaga ako tumatakbo na. Kung napansin nyo yung mga vlog ko, halos dumalang din yung vlog ko. Dahil karamihan sa vlog ko, ay ginagawa ko yan sa morning run ko. So, dahil wala po ako talaga ng takbo, nilipat ko yung takbo ko sa hapon, around 5 hanggang 6:30 ng gabi. Naging preparation ko dito, sabi ko, grabe, ngayon lang ako tatakbo ng 42K. Na ang daily runs ko po ay puro 10K lang. Dahil yun lang yung kaya yung kung isingit sa schedule ko eh. Dahil hindi ko kaya mag 15K, mag ano sa ordinary day. Dahil pagkatapos ko po tumakbo ng 6:30 ng gabi, kailangan ko pong bumalik uli sa bahay namin para mag-asikasa uli ng hayop ng mga baka. So, for ano lang, meron ako 19 na baka na inalagaan kasama yung maliliit. So, hindi talaga ako pwedeng lumiban dun sa obligasyon ko, dun sa mga alaga akong hayop. So, kailangan natin priority. So, yung iba baka iniisip na puro takbo lang ginagawa ko. So, sorry po. Hindi po ganun. So, pare-parehas lang tayo may ginagawa sa buhay. Pare-parehas din tayo. Pwedeng magdahilan kung ang bakit nagiging ganun yung kinalalabasan ng result. Pero, syempre, pipiliin natin na maging best pa rin. Ibigay yung best natin kahit ano man yung dahilan natin. Dahil yun yan. Yun yung moment na yun. Yun yung inintay mong moment eh. So, kailangan mong ibigay lahat. So yun, tapos ang naging long run ko lang po dito, alam nyo naman na, puro 21K lang, 21K tapos race pa. So yun lang po talaga, tanda ko nag long run kami ng Padre Pio, so hindi naman ako nakakompleto doon, naka 21K lang din ako. Tapos yung Apo Half Marathon, yun lang po talaga ang naging long run ko. Pero still, habi ko nga sa'yo, nagulat ako dahil yung naging performance ko noong Sunday, hindi po ako pinulikat. So, gumamit din naman ako ng mga gel, pero yun din naman yung gel na ginagamit ko dati. Pero sobrang satisfied ako dun sa naging performance ko. Habi ko nga, ang dami kong naabutan dun sa end ng race. Tapos yun niya, walang pulikat. Tapos malakas ko para finish yung race. So, siguro naisip ko, siguro nakatulong din lahat yung mga paghihirap na ginagawa ko sa daily na sa trabaho para lumakas yung legs ko. Tapos yun niya, magkaroon tayo ng heat training dahil sobrang init talaga doon sa pagtatrabaho sa umaga. So yun, siguro nakatulong yung mga factors na yun para kahit pa paano maka-PR pa rin ako. Pero iniisip ko, siguro what more kung mas mahaba yung time ko na magkaroon ako ng long run, ng mga ganun. Siguro ako tsak na mas maganda yung kalalabasan. So syempre, yun niya, masaya ako kasi naibigay ko yung best ko dun sa kaya kong ibigay nung araw na yun. So, yun yung Milo experience. So, inintay na lang natin yung official result kung pang ilan tayo. Pero, yun nga, around pang 13, sabi nung nakausap ko dahil siya daw yung pang 12. So, magkasunod lang naman kami. Yun. So, finally, makakarating na rin tayo sa Milo Finals sa Cagayan de Oro sa December. So, syempre, yun yung pangarap ko na, yun nga, matutupad na rin sa waas. So, iwan ko rin yung pangarap na binigay sa akin ni Peter dati na yun, pangarapin nyo na once sa buhay nyo, makarating din kayo sa Milo Final. So, syempre, yun yung, hindi naman siya madali. Pero hindi naman din masama na mangarap tayo. Diba? Dahil lahat yun, nagsisimula sa pangarap. So, lahat ng bagay na nagagawa natin is nagsisimula syempre sa isip natin. So, pag inisip mo na hindi mo kaya, pag inisip mo na gusto mo mag-quit, so, yun yung magiging action mo. Ganun lang naman kasimple yun. Kung ano yung bagay na pumapasok sa isip mo, yun din yung kalalabasan ng resulta na bagay na gagawin mo.
So palagi natin iisipin na ibigay natin yung best natin. So ako, sabi ko nga sa inyo, dahil di ba na nagka-injury ako, sinikap ko talaga makabalik dito sa running. So nagkakita nyo naman, nagko-content ako ng mga time na yun. So yun niya, unti-unti lang. Dahil isa pa yung iisip ko na, sabi ko, paano ako makakapag-content? Kung sa sarili ko, hindi ko maibigay yung best ko, di ba? So paano kayo maniniwala kung ako mismo, hindi ko kaya ibigay yung capacity ko? So yun, actually talagang motivation ko din kayo. So yun niya, minotivate ko talaga yung sarili ko na sabi ko kailan ko makabalik dun sa perfect shape para sa inyo. Dahil syempre, sino pa yung maniniwala sa'yo kung ikaw mismo sa sarili mo, hindi ka nagiging magandang role model dun sa mga tao na naniniwala sa'yo. So yun, para sa inyo lahat. Finally, makapasok na tayo sa finals. So, dito ko lang po tatapusin yung napakahabang naging vlog natin tungkol sa Milo. So, dahil naniniwala talaga ako na experience pa rin na magiging best teacher para sa inyong lahat. Yun, kaya laging yung experience ko, sinashare ko sa inyo kung ano yung mga ginawa ko adjustment para yun niya makapag-perform ng maganda. So, iiwan ko pa rin sa inyo yung kasabihan na syempre, tatandaan nyo palagi na sa apoy, nahihiwala yung ginto at anso. So maraming salamat po sa lahat ng nanonood, sa lahat ng mga nakasubscribe. Sana patuloy nyo akong support. Patuloy nyo pong panoorin yung mga videos natin. Marapit na tayong mag 1,000 subscribers. Kaya maraming salamat po. Masaya po ako sa nagiging response nyo. Tsaka sa pag-appreciate sa mga content na ginagawa natin dito sa channel. Asahan nyo po na patuloy tayong gagawa ng mga content na makatutulong sa bawat isa. So muli po maraming po salamat sa inyo ensayo. Hanggang dito na lang po muli. Ingat sa lahat. God bless. Maraming po salamat.